Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And don't forget, mga kapatid, tayo pa rin ay nasa ating anniversary month. So please greet your seatmate ng happy church anniversary. Come on! Oh, happy church anniversary. Yes. Alam niyo po, very important ang anniversary sa isang church dahil ito yung kumbaga birthday natin. Sino po dito yung nagpapasalamat na ginamit ng Panginoon ang Zion para maligtas tayo sa ating mga kasalanan? Taas ang kamay. Amen? Sino po dito yung nagpapasalamat na ginagamit ng Panginoon ng Zion para palakasin ang ating kalooban? Yay! Sino po dito yung nagpapasalamat na ginagamit ng Panginoon ng ating tahanan para tayo makakilala ng maraming kaibigan? Amen, amen. Kaya right now po, pag-uusapan natin yung pwedeng pinakahuli sa ating talakayan na a life worth living or isang buhay na karapat dapat sa harapan ng ating Panginoon. Napag-aralan po natin few weeks ago na merong buhay na hindi karapat dapat sa kanyang harapan. Anong buhay po iyon? Yung tungkol sa pera at tungkol sa hindi mo alam mo ugnayan mo sa Panginoon. Pero higit sa lahat, naalala niyo po ba yung pogi points natin last Sunday? That sabi ni Bishop Ellie, we can or kaya nating mamuhay ng karapat-dapat sa ating Panginoon. So sino po dito nakakaalala na merong kang power ng Panginoon? Sabihin nga po natin, power. Mas malakas pa, power. Okay, sabi naman nag-networking, chance ko na to, okay? Hindi pala, okay? Nandun din po yung presence, yung kaligayahan, yung provision, at kapayapaan ng ating Panginoon. Pero bago po natin pagpatuloy yan, ang church po natin ay nagpapasalamat. Dahil halos lahat po tayo dito naka-attend ng ating celebration, ng ating anniversary. Palakpakan po ang ating Panginoon, amen? Yes, sino po dito yung pinagpala sa mga testimonies? Yes, nandyan po ang testimony ni Doc Bench, ni Daddy Edgar. Nandyan po sila sa mga oras na ito. So kung nandyan po kayo, itag nyo na lang po yung pangalan nyo sa Facebook. Hanapin nyo na lang po iyan. Pero kung maaari ay talagang we should be grateful na karanas tayo ng ganyang event. Pero para mas maalala pa natin, sino dito nakakaalala ng wave of joy natin, yung nag-wave? Naalala nyo yun? Sa mga ngayon lang po naka-attend, ay panoorin nyo po ito. Naalala niyo po yan? Woo! Maganda yung kumit panog eh, no? Ayun! Amen, amen. So palakpan po natin muli ang ating Panginoon. Salamat walang nagtangka ngayon dahil tapos na po yun. But then, yun po yung ating wave of joy. So kung kayo po ay first time or matagal na nag-church at meron kayong social media, especially yung FB, pakilike po yung pinaka-page natin, okay? So kay, ito po ngayon ay 6.6 likes na. Pangit po kung maging 6 pa yung isa rito, no? So dagdagan na natin, i-like nyo mamaya. Pero I'm going to give you time right now. Buksan nyo po yung mga cellphone nyo saglit. Kung wala po, wag ma-pressure. Kung nalobat po yan dahil sa concert ng Blackpink kagabi, okay lang po yan. Pero buksan nyo po yan, paki-like po. At makikita nyo po ngayon yung ating service na naka-live. Tama ba yan, multimedia? Pwede pong i-share nyo saglit. Sige, I'm going to give you 30 seconds po. I-like natin, i-share natin. Okay, salamat, salamat. Tapos itag nyo na rin yung mga friends nyo mamaya. So salamat po sa pag-like. Balikan po natin ang ating dapat talakayin sa umagang ito. Kailan mas matutunan pa po natin, ano po yung pwedeng itulong sa buhay natin, ang salitaan ng Panginoon, para tayo makapamuhay ng isang karapat-dapat na buhay sa harapan ng ating Panginoon. So para mas matutunan po natin yan, ibase po natin ito sa salita ng ating Panginoon. So pwede po ba tayong tumayo lahat? Okay lang po kahit hindi, pero bilang paggalang po ito sa salita ng ating Panginoon. So basahin po natin, 3 verses only for today, pero may mga supporting verses later on. Sabi po sa Hebrews chapter 12, verse 1. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Verse 2,
ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintan ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Basahin po natin verse 3 na sabay-sabay. Ready na po kayo? One, two, ready, read. Upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Tayo po'y manalangin saglit. Salamat po, Panginoon, sa kalayaan ng pagbasa ng iyong salita. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng matinding focus. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng matinding respect sa inyong salita. At salamat, Lord, sa kapangyarihan po ng banal na spirito na magpapaliwanag nito sa amin. Nilalapit din po namin sa inyo ang aming Bishop Eli na nag-i-speak doon sa San Juan Hagunoy sa kanilang 32nd anniversary. Pagpalain niyo po sila doon. At ganun din po yung church namin sa Zion Novaliches na nagse-celebrate ng kanilang anniversary ngayon. Bless niyo po sila Pastor Benji at ang kanilang speaker si Pastor Albert. In Jesus name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Muli, good morning po at good morning sa ating mga online congregation. So sabi po sa New Testament Pinoy version, kaya nga, since nakapaligid sa atin ang maraming taong namuhay ng may faith, alisin natin, painggan nyo lang po, ang lahat na nakaharang at ang kasalanang nakakapit ng matindi sa atin. Matyaga nating takbuhin ang race hanggang sa matapos natin ito. Verse 2 po, i-focus natin ang mga mata natin kay Jesus. Siya yung naglilid sa atin para makompleto ang faith natin. Sabihin nyo nga po ulit, kompleto. Amen. Tiniis niya ang kahihiyan na mapako sa krus kasi alam niyang magiging masaya siya sa huli. At ngayon, nakaupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. Isipin niyo na lang kung anong pinagdaanan niya. Sabihin mo nga sa iyong katabi, isipin nga natin. Yan, i-consider ba natin, tignan natin mabuti. Kung paano niya kinaya ang pahirap na ginawa sa kanya ng mga makasalanan. Sino po yung makasalanan tinutukoy dyan mga kapatid? Tayo pong lahat. Kaya huwag kayong manghina at sumuko. Pwede bang banggitin mo sa iyong katabi, kapatid, huwag kang sumuko. Amen, amen. So how can I live a life worth living? These are the three points or keys na pwede nating gamitin, matutunan, panghawakan para tayo makapamuhay ng karapat dapat sa ating Panginoon. Number one po mga kapatid ay tutok sa Panginoon. Pangalawa po ay tanggalin ang pabigat. Huwag po kayong titingin sa inyong katabi. Pangatlo po ay todo tuloy sa pagtakbo. So pag-usapan po natin saglit yung point number one natin. Paano po ba tayo makakapamuhay ng karapat dapat kay Lord? Dapat po ang bawat isa sa atin ay nakatutok sa ating Panginoon. Pastor, ano po ibig sabihin ng tutok? Alam na alam po natin na sa Bible po, sa English translation nito, ang pinaka-keyword na ginamit po ay to fix our eyes on Jesus. Talagang walang iba, walang makakadistract sa'yo. Amen? Tandaan po natin na sa mundo natin ang daming distractions. Tama ba yun mga kapatid? Kahit ang mga bata, pag nanonood po yan, tutok na tutok. Lalo na pag kokomelo ng pinapanood, iba-iba yung tunog, palipat-lipat yung camera angles, kaya tuloy ang hirap matuto. Pero kapag ka naman tayo pagdating sa message, dapat tayo ay nakatutok din. Tama po ba mga kapatid? Sample nga tayo, lahat ng tulog magsabi ng amen? Paalam po mga kapatid. Okay. And that is how we fix our eyes on Jesus. Joke lang po yun. Magmahalan tayo, happy anniversary ulit sa bawat isa, okay? Matindi po yung minsan sabi ko, sabi po ng point natin, kaya mga kapatid, manalangin tayo. Pag sabi kong gano'n, nagyukuan na po lahat, hindi pa naman magpe-pray. Anyway, fix your eyes on Jesus. Ituon natin
ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Sa New Living Translation po, ang pagkasabi ay basahin natin, by keeping our eyes on Jesus. Kumbaga nakapako, doon lang talaga nakaplasta yung ating paningin kay Jesus. I-focus natin ang mata natin kay Jesus. Huwag titingin sa iba. Pag nagmamaneho, importante po ang nakafocus. Especially biglang darating yung mga nakamotor, mga nagbabike, at hindi mo mapapansin, pedestrian na pala. So important po ang focus, especially din sa ating spiritual life. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin lang po talaga ng verse 9 ay ituon, itutok, fix your eyes on Jesus, or keep our eyes on Jesus. Mga kapatid, sabihin nga po natin, kay Jesus lamang. Alam niyo po ang paglago, ang pamumuhay ng karapat-dapat, hindi po nakukuha sa abilidad. Naniniwala po ba kayo doon? Pag ikaw ay mag-grow kay Lord, hindi importante yung naabot mo sa buhay. Hindi naabot yung husay. Hindi naabot yung dami ng attendance mo sa isang simbahan. Hindi ito nakadepende sa iyong kabanalan. Dahil walang taong banal, di po ba mga kapatid? Hindi ito nakadepende sa ating family, sa work, or sa iba paman. Kaya nga mga kapatid, minsan sa pagsunod natin kay Lord, tumingin ka lang daw kay Jesus, huwag sa simbahan. Bakit po? Pag ikaw daw ay tumingin sa simbahan, the church is full of, ano po, mga imperfect people. Tignan mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, may bahid tayo lahat. Yes, di ba? Hindi tayo unblemished, lahat tayo may imperfections, lahat tayo may weaknesses. Kaya, mga kapatid, magandang maalala natin ito kasi po sa ating pag-grow kay Lord, kapag nakikita natin, binubulungan tayo ng kaaway, o yan, mas tambol ka sa taong yan, bumigay ka dyan, o mag-away-away kayo dahil sa upuan. Wala yata nangyaring ganyan dito, okay? O kaya, hindi lang kayo nabigyan ng milk tea kahagad, nagtampo ka na nung Sunday. O kaya sa picturean, inunahan ka ng mga tao. Kapatid, huwag kang titingin sa tao. Amen? Lagi tayong tumingin kay Lord. Huwag tayong titingin sa sarili din natin. Dahil palaging ang baba ng tingin natin sa ating sarili. Amen? Kaya nga isang paalala po sa atin, si Jesus lamang ang worthy ng ating faith and dedication. Sabihin nga po natin, nasa screen natin, want to ready read? Si Jesus lamang ang worthy of our faith and dedication. Sa Kanya mo ibigay ang pananampalataya mo. Sa Kanya mo ibigay ang iyong dedikasyon. Huwag sa ibang mga bagay, huwag sa isang ministry, huwag sa isang grupo, kundi sa Panginoon lamang. Bakit po kaya mga kapatid na iyan ang binanggit ng Apostol Pablo at ang ating summary ngayon? Dahil ang Panginoong Hesukristo po, tandaan natin, maliban that He is a good shepherd, maliban na siya ang King of Kings and Lord of Lords, in regards to our faith, He is the author or originator of our faith. Sabihin nyo nga po ulit, author. Sa Kanya po nagmula. Ibig sabihin po na originator, siya po ang nag-create ng ating pananampalataya. Ngayon mga kapatid, minsan natatanong po natin, sinatanong tayo ng mga tao, paano mo sasabihin, ano sasagot mo pagkaharap mo na ang Panginoong Hesukristo sa langit at tinanong ka, bakit kita papapasukin? Di ba, na-common sa atin tanong na yan? At anong turo sa atin? Kasi tinanggap ko si Hesukristo. Mga kapatid, tama yung sagot, tama yung sagot, pero tandaan natin, ang nagbigay sa iyo ng kakayahang tumanggap ay nagsisimula pa rin sa ating Panginoon. Hindi tayo pwede magmalaki na tinanggap ko si Lord, kundi siya yung nagbigay sa atin ng kakayahan na lumambot ang ating puso at tumugon sa Kanyang paanyaya sa atin. Sa Kanya nagsisimula lahat. Siya ang originator, siya ang author. Pero mga kapatid, pag iniisip natin yung author, hindi kaya parang ito'y author ng isang libro na magpapa-autograph ka pagdating sa langit. Pero alam niyo po ba na ang pagkagamit ng salitang author po sa estado natin ngayon ay ano po? Siya din ang captain. Ibig sabihin yung word na author, same as captain, same as leader, the same as the word chief, the same as the word king. Na ibig sabihin, nag-i-indicate nito that Jesus gave us our faith. He controls our faith. He steers it as a captain ng barko. Ibig sabihin, hindi ikaw yung
Hindi ikaw yung nagda-drive ng pananampalataya mo, kundi ang Panginoon pa rin pala. Sino po dito yung nagpapasalamat na yun po ang role ni God sa ating faith? Amen? Sa Kanya nagsimula, Siya magko-control, Siya magagabay sa atin. Pero alam niyo po yung isang gamit na binanggit ko kanina, He is the King or Prince. It means, He is the monarch over our faith. Or ibig sabihin, He is the real, literal King ng ating pananampalataya. At ano pong ginagawa ng hari sa kanyang mga sinasakupan? Pinangangalagaan. Amen? Sabihin nyo nga po ulit, He presides. He presides. Sabihin nyo, He presides. And He cares. Yun pala ang ibig sabihin that our God is the author and perfecter or originator ng ating faith. Sa Kanya nagmula, Siya nagbigay sa atin ng kakayahan na makilala Siya. Siya ang magsusustain sa atin. Pero higit sa lahat Siya yung mangangalaga. Higit sa lahat hanggang sa matapos natin ang buhay natin dito. Mga kapatid, another term na binanggit po sa English translation ay yung perfector. Sabihin nyo nga po ulit, perfect. Ibig sabihin, God is the completer. He is the finisher. He is the one who will bring us sa conclusion ng ating buhay. Mga kapatid, hindi ikaw ang mangangalaga ng iyong faith. Pero ang task mo, tumugon sa binibigay ng Panginoon. So ano pong pwede nating matutunan dito mga kapatid? Basahin po natin ito. 1, 2, ready, go! Christ has created our faith and He will watch over it, care for it, and sustain it. Mga kapatid, kung nandito ka sa umagang ito, iniisip mo, ang hirap naman sumunod kay Lord. Ang hirap namang manampalataya. Bumibigay na ako, nakakapagod. Remember, si Lord ang nagpasimula. Siya yung magpapatuloy. Siya pa rin yung magtatapos. Amen po ba doon, mga kapatid? This is a great encouragement for us every time magkakaroon tayo ng spiritual doubts and struggle sa buhay natin. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. He is the one who suffered for you and for me. Siya yung naghirap, Siya yung dumaan ng kahihiyan, Siya yung namatay, Siya yung nabuhay muli, wala nang iba pa. Kaya remember my friends, ukol sa kaligtasan, Jesus is our Savior, tandaan natin to. Si Jesus lamang at wala nang iba. Ano po yung madalas sabihin ni Bishop Ellie sa atin? Basahin natin, 1, 2, ready, read. Jesus is the only way. Jesus is the only name. Jesus is the only Savior. And He is the only Lord. Kaya nga mga kapatid, kung yan pala ang role ng ating Panginoon sa Kristo sa atin, hindi ba maganda sa Kanya lang nakafocus ang ating paningin? Amen? Sa Kanya lang nakafocus yung ating pananampalataya. Huwag kang tumingin sa iba. Huwag kang papadistract. Hindi mo alam, nalampasan mo na yung lilikuan mo. Ganyan sa ways eh, di ba? Pagka lumiko, may animal sa kanto. Hindi pala literal na animal, kundi tao. Ba't kaya ganun yung mga tao, no? Tapos pag nalagpasan mo na, maliligaw ka na ulit. O kaya pag tumatakbo ka, especially mga bata. Ba't kaya yung mga bata pag tumatakbo, hindi tumitingin sa dinadaanan, no? Kasi talagang enjoy na enjoy sila eh. Ikaw naman ang magulang, chine-check mo na madadapa na sila. Kaya sasabihin mo, ha! Bago pa sila nadapa. Eh, alam mo yun? Kasi hindi tayo madalas mag-focus sa ating dinadaanan. Ganun sa buhay natin, mga kapatid eh. Saan ka tumitingin ngayon? Saan ka nagpapadistract? Mamaya, bibigyan nating diin ito sa point number 2. Pero tandaan nyo, if you look at other people, magkakaproblema. Pag tumingin ka sa ibang gawain, magkakaproblema tayo. Pag tumingin ka sa iyong sarili para sa iyong pananampalataya, lalong ang hirap po ba? Ang hirap po mga kapatid. Kaya remember in the Bible, don't forget na lahat ng ni-raise up ni Lord ng mga tao sa Biblia, hindi perfect. Tignan natin listahan natin. Si Abraham, nung ginamit siya ng Panginoon, mga kapatid, 100+ na talaga. Sino po dito na nanalangin ka na umabot ka ng 100? Amen? Ang hirap no, umabot ng 100, tas ang taas ng gasolina ng diesel, no? Anyway, si Elijah, mga kapatid, after ng anniversary, ay joke po, after lang po ng matinding gawain, pero itong suicide, hindi joke ito, okay? Sabi niya, Panginoon, kunin mo na po yung buhay ko. Alam ko po, may mga ilan sa atin na nabanggit na po ito. Pero alam niyo, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Amen? Si Joseph, inabuso. Biro mo walang kasalanan, ikukulong, pahihirapan,
pinromote nga eh, ginawang warden eh, sa mga cell, hindi cell group ha, kundi celda. Pero alam nyo, eventually, nung ginamit pa rin siya ng Panginoon, narating pa rin niya yung purpose niya kay Lord. Si Job naman, hindi ito trabaho ha, kundi pangalan po ito ng tao. And they say na itong si Job ay nabuhay pa in the earlier times kaysa sa mga tao sa Genesis. Sabi niya, sabi ng Bible, napakayaman ng taong ito. Pero sa isang iglap, naalala niya istorya, namatay ang kanyang mga anak, nasira ang kanyang mga ari-arian. Na-imagine niyo na po bang mangyari sa atin yon? Mawala lahat bigla. Pero mga kapatid, nagduda sa konti, pero ang ganda ng kanyang conclusion. Si Moses, mga kapatid, hirap magsalita. Sino po dito kagaya ni Moses natatakot magsalita sa mga tao? Tama ba yun? Yeah? Parang instead na masabi mo na mabuti yung sasabihin, nauutal ka pa, ganun po siya. Kasi sabi niya, Panginoon, padala mo na lang po yung kapatid ko, siya na lang magsalita. Sino yung kapatid niya, mga kapatid? Si Aaron. Okay? Ito pa, sino pang pwede natin maalala sa Bible? Si Gideon, mga kapatid. Sabi ng angel, a mighty man of valor. Pero lagi siya nagtatago paggabi para di siya makita ng mga tao. Marami po ba rito ang kagaya ni Gideon natin na matatakotin? We can relate sa kanya. Si Samson naman, sana ay walang kagaya niya na womanizer. Okay? Ang tinik sa chicks, ang dami. Pero baka may mga katulad dito yan, ang daming chinachat, no? Okay, mag-ingat kayo ha. Pag first time nyo po dito, welcome po. Pero pag may nag-chat po sa inyo na taga Zion, sinasabi, hi, ganda mo na anniversary. Huwag mo na sagutin, pero biro lang po. Ibig sabihin po, ang weakness niya talaga ay yung, of course, pagtitiwala sa sarili. Si Rahab po, ginamit ni Lord para makapasok ang bayan ng Israel sa Jericho. Mawasak, naalala niyo yun? Yung Jericho, yung tanging harang para mag-start na sila sa pinaka-journey nila sa Promised Land. Pero isang hindi pa mananampalataya ang ginamit at iyan pa ang trabaho niya para sila ay makapasok doon. Pero ginagamit. Ang Samaritan woman po nung namit ni Jesus, naalala nyo? Pang-anim na yung kanyang kinakasama ngayon. Pero mga kapatid, huwag nyo pong itry yan, okay? Huwag nyo sabihin, yung Samaritan woman nga eh, nagkaroon ng chance kay Jesus Kristo. Hindi na darating si Lord ngayon para kausapin ka. Sa Bible na lang. Kaya huwag nyo na pong gagawin yan. Okay? Si Noah po, nag-inom after na matinding victory. Pastor, pwede pala yun? Hindi si Noah po iyon. Hindi na tayo ngayon, okay? Pero alam nyo po, meron pang iba. Si Jeremiah, napakabata pa para gawin yung task na pinapagawa ng Panginoon. Si Jacob, the name itself means cheater. Hindi lang sa relationship, kundi sa mga mana, sa magulang. Si David, mga kapatid, he was an adulterer and a murderer. Ano ang tawag sa kanya ng Bible? A man after God's own heart. Pero yan po. Pero alam niyo po, sabi nila, hindi talaga adultery and murder ang kanyang sin, kundi yung kapangyarihan niya, ginamit niya para manguha ng mga bagay na hindi sa kanya. Kaya delikado po ang may prosesyon, ang may kapangyarihan, nangunguha. O kunya, nabigyan ka ng task ng mga ibang mga tao, ginagamit mo na yun para maging entitled. Yun po yung problema natin. Si Jonah, mga kapatid, sabi ng Panginoon, gagamitin kita para iligtas ang mga tao sa Nineveh. Sabi niya, ayoko, umalis. Pero ginamit pa rin ng Panginoon. Si Naomi, namatay ng lahat sa kanyang mahal sa buhay. Pero eventually, ginamit ni Lord. Pastor, ba't ang dami yata ng listahan? Malay mo, makarelate tayo sa isa. At ma-encourage tayo. Si Peter po, talagang tinalikuran si Jesus 3 times. Si Martha, worry ng worry sa ibang mga bagay. Hala, parating si Jesus, mag-vacuum muna ako ng stage. Magwalis muna ako, mag-ayos ako ng upuan. Tapos lahat, nagbo-worship na. Sabi niya, ba't kayo, hindi niyo pa ako tinutulungan? Magsaing tayo sa labas ng church, sa storage, ganyan. Ihanda natin lahat. Ay, wala palang ganun, hindi pala siya taga-Kaloocan, okay? Pero you can relate. Si Zacchaeus naman, mga kapatid, huwag yun ang bigyang diin nito. Pero talagang grabe yung kanyang patong sa taxes. Disciples, marami po bang disciples ni Lord dito? Amen? Kagaya natin, ang lakas matulog kaysa manalangin. Sabi ni Jesus, mag-pray kayo dyan, ha? Kakausapin ko si Jesus. Pagbalik ni Jesus, tulog na! Siguro ganun din po tayo, no? When God asks us to pray, to commune, or converse with God, He found us sleeping sa ating pananampalataya. And eventually, si Paul, he was a Pharisee. Ibig sabihin po, high rank sa kanyang pagiging religious leader.
pinersecute niya yung mga Christians, pero eventually siya rin po ay ginamit ng ating Panginoon. Mga kapatid, minsan nafe-feel mo ba na you're not worthy enough para sabihan ng Panginoon, Lord, gamitin mo ako para maging karapat dapat sa'yo. Tandaan mo itong mga taong ito. Pero remember this, no matter what you've been through in life, sa buhay, ano pa man yan, pinagdaanan mo, remember that the same power that conquered the grave lives within you. Yung kapangyarihan na tumalo sa kamatayan, ang pagkapangyarihan natin, Panginoong Jesucristo, ay naninirahan sa ating puso. Kaya sabihin nga natin na malakas, kaya ko, want to ready, declare, sa biyaya ng ating Panginoon. Sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpaan nga po natin si Lord, because this is the moment na siya po yung dapat tinataas natin. Amen? It is only Jesus. Jesus. Siya po ang ating Savior. Tagapagligtas. Siya ang ating King. Siya ang ating Diyos. Siya po ang Panginoon natin. Ang pangalan na binigay ng Panginoon para lahat tayo ay maligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. So tama po yun eh, no? Na kapag tayo gusto lumago kay Lord, mamuhay ng karapat-dapat, tingin ka lang kay Jesucristo. Tingin ka lang kay Jesus. Sabihin mo nga sa iyong katabi, hindi na ako titingin sa iyo. Ibig sabihin po, parang nakabatay ka sa Kanya. Mga kapatid, pakiusap lang po. Kung mag-absent yung nag-invite sa iyo, pupunta ka pa rin sa church. Amen? Yan. Kung mag-absent yung nagsusundo sa iyo, pupunta ka pa rin sa church? Humina na po, mga kapatid, okay? Pupunta pa rin tayo. Amen? Malay mo, may emergency lang. Okay? Kung magkasala yung nagkatabi mo o yung ibang mga tao, masasaktan ka ba? Pwede, pero hindi ka naka-angkor sa kanila, kundi dapat sa ating Panginoon. Amen? Sino po dito mapagmahal sa mga makasalanan? Tayong lahat yon. Pero dapat kay Jesus tayo nakapokus. Siya ang magpapalakas sa atin. At ano pa po ang pwede nating matutunan, mga kapatid? Tanggalin ang mga mabigat. Ay, pabigat pala. Okay? Ibig sabihin yung nagpapabagal sa buhay natin. Ano po ibig sabihin niyang, Pastor? Dapat we must be free from extra burden ng ating mga buhay. Alam niyo po, ang tao daw, mga kapatid, ang dami pala niyang dinadala na hindi na niya dapat dalhin, kundi dapat binibigay natin sa ating Panginoon. So ano po yung tinutukoy dito, mga kapatid, na mga pabigat sa buhay? Pag-usapan po natin dalawa. Okay lang po ba yon? Ano po yun? Number one, tanggalin ang pabigat na di kailangan. Amen? Nagtakantaka po ako, bakit nung grade 1 kami, ang lalaki ng bag namin? Kayo din po ba? Pagdating ng high school, ballpen na lang dala. Matinik nun, ID na lang. Diba? Pag may exam, one port. Naalala niyo yun? May supplier eh. Ba't ganon? Kasi natuto na tayong, naks wisdom daw, hindi na magdala. Pero alam niyo, sa buhay po natin, parang grade 1. Ibig sabihin, ang dami mong dinadala. Ang daming problema na inaalala mo palagi. Eh sabi ni Bishop Eli last time, para ikaw ay magkaroon ng pogi point sa langit, lahat ng mga burdens mo, yung worries mo, ibigay mo kay Lord para bigyan Kanya ng kapayapaan. Amen? O nandyan yung mga friends nating ikakasal. Baka may mga burdens ka na dapat ibigay mo kay Lord. O baka yung mga nag-e-exam ngayon, Lord, tanggalin yung burden sa kanila at nawa maging mapayapa sila. May mga magulang ba dito na ang focus natin yung mga anak natin? Tama po iyon, pero may mga pabigat na hindi kailangan. Remember, ang buhay po natin ay parang isang takbuhan. Okay? Ang buhay natin, hindi fun run. Okay? Kailangan magsumikap ka. Hindi yan fun run na pag napagod ka, picture muna tayo, ganyan. Tapos akala mo 5K lang, eh yun pala, 5K papunta, 5K pabalik, nabudol ka tuloy. Pero tandaan natin, palaging ganyan at naghihintay si Lord sa katapusan. Friends, hindi ko tinutukoy dito ang kasalanan, pero baka may mga gawain ka na hindi maganda, na nakaka-apekto sa'yo sa growth mo sa ating Panginoon. Baka naman kung manood ka ng mga K-drama, isang gabi lang tapos na. Ang tinik, no? Pinanood po namin yung Attorney Woo. Tatlong buwan namin tinapos. Bakit po? Pag sa kalagitnaan na kami, yung medyo climax na, lalabas na po yung anak namin. Sabihin niya,
Jesus, ibig sabihin, manood daw kami ng tungkol kay Jesus. Sabi ko, plastic ka, mga ganyan. So, nadidistract kami, kaya in-off namin kagad. Hindi namin tinatapos. Or baka may ginagawa kayo na hindi dapat nagawin. Instead magpahinga sa bahay, gigimik pa sa labas. Kasi kapahingahan mo daw yun. Pag uwi mo, pagod na pagod ka, ganun din pala. Right? Or meron naman baka dito, wala namang ibang ginagawa, pero tulog lang ng tulog. Pagising mo, pagod ka pa din. Ay, marami nakaka-relate, okay? Ibig sabihin po, anong dapat natin gawin? Tanggalin natin. Amen? Ano po yung pangalawang dapat nating tanggalin na di kailangan? Yan po ay yung ating mga kasalanan. Sabihin nga po natin ulit, kasalanan. Kaya sabi po sa verse natin, sa 1, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng maraming witnesses, tanggalin natin ang anumang balakid. Ito po yung first part natin, yung mga di kailangan na pabigat, at kasalanang kumakapit sa atin. Kasalanan, mga kapatid. Pastor, importante bang banggitin mo ang kasalanan sa umagang ito? Mga kapatid, ang pinaka-greatest obstacle or harang, hadlang po sa paglago natin sa Panginoon, wala nang iba kundi ang kasalanan. Amen? Yan po talaga yon. What was Israel's favorite sin? Maliba sa pagrereklamo, bunga na lang po iyon, ang pinakapaborito nilang kasalanan ay yung kawalan ng pagtitiwala sa plano ng Panginoon. May ganyan po ba tayong tendency? Pero ang katotohanan po, mga kapatid, nagkakasala pa rin tayo. Pastor, bakit po? Di po ba nung tinanggap natin si Jesucristo, sabi sa panalangin natin, at Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan, linisin niyo po ang aking puso. Ibig sabihin po, hindi effective yung prayer na yon. Effective po ang prayer na yon, pero dahil tayo nakatira sa ating mundo na maasalanan at sa katawan na maasalanan, nagkakasala pa rin po tayo. Tama po ba yun, mga kapatid? Even after we believed and have become children and friends of God, ang kasalanan pa rin ang magpapahiwalay sa atin sa magandang fellowship, ugnayan sa bawat isa. It prevents us sa pag-enjoy sa favor ng Panginoon. Bakit? Posibleng hindi mo alam na favored ka. Hindi mo tuloy na e-enjoy. And it also weakens us. Ang pagkakasala, nagbibigay ng kakayahan kay Satan. Wala naman siyang kakayahan, take note. Pero binibigyan siya ng pwesto na makapasok sa iyong puso para kahit anong gawin ng Panginoon sa buhay mo, wawasakin niya palagi. Kahit anong sabihin sa iyo ng Panginoon, buburahin po niya. Kasi meron siyang headquarters dito. Kaya nga mga kapatid, pangalawa, remember this, tandaan, tanggalin natin ang pabigat na kasalanan. Meron ka bang paboritong kasalanan? Meron ka bang madalas na ginagawa? At sinasabi mo, okay naman ako dito, safe po ako sa ginagawa ko, wala namang ibang napapahamak. It will weaken you, papahinain ka. Bibigyan ka ng pagdududa sa kabutihan ng Panginoon. At higit sa lahat, palagi kang, alam yon, palagi kang takot at mahiyain. Bunga ng ating mga kasalanan. Meron po bang tumatakbo sa isang race na hawak nila ang kanilang baby? Gawa tayo ng ganun dito, mga tatay, dala mga baby, takbuhan, manalo, bibigyan ng bahay. Pero wala kayong makikitang ganun dahil ang mga dinadala sa isang takbuhan ay pabigat. Right? Kaya nga, biro po nila, bakit kung kailan kayo nag-workout yung mga lalaki, nakakalimutan yung leg day, pero nung hindi nag-workout, yung buhat palagi yung mga anak, ang lalaki na ng mga dito. Kasi na-exercise, pero alam nyo sa takbuhin, hindi kailangan ng pabigat. Kailangan mo yung tanggalin para makarating ka sa iyong destinasyon at hindi ka manghina, hindi ka mapagod. Kaya ano pong gagawin natin sa kasalanan natin, mga kapatid? Aminin, talikuran, at tanggalin. Amen? Tutok tayo sa Panginoon. Tanggalin natin ang pabigat. Pero sa ating kasalanan, don't forget that if we confess our sins, He is faithful and just. Pastor, ibig sabihin, sasabihin ko sa mga tao yung kasalanan ko, may mga pamantayan po ang Biblia dyan, pero sabihin mo muna ito sa ating Panginoon. Ibig sabihin po ng confess, mga kapatid, ikaw ay sumasang-ayon kay Lord na mali yung ginawa mo at kasalanan yon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan at okay na.
sa estado ng buhay mo ngayon, kailangan specified yung pag-deal natin dito. Ang pag-confess po ay nagpapahumble sa atin para sinasabi nating, Lord, I have sinned against you. Yan po magagawa sa atin. Pero alam niyo po, huwag niyong kakalimutan, huwag nating i-highlight ang sins sa verse na ito. Bakit po mga kapatid? Ang pinaka-focus pa rin ng verse natin ay ang ating Panginoon. Tama po ba? Na ang ating Panginoon ay ano po? He is faithful. Sabihin niyo nga po ulit, faithful and just. Na ibig sabihin, kapag ikaw ay matutong maghingi ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, ang Panginoon, He will never give up on us. Hahabul-habulin tayo hanggang sa maging maayos tayo. Ayaw niya nabubuhay ka na may pabigat. Amen! Amen! Ayaw niya noon. Gusto niya pag ikaw ay nag-grow kay Lord, lumalaya ka, gumagaan ang iyong pakiramdam. Kaya nga sasabihin natin, the Christian life is talagang difficult siya, but never impossible. Pero minsan yung nagpapabigat sa buhay Kristiyano natin, yung mga yan, yung mga kasalanan natin. He is faithful because God will never give up on you and me. Yan yung kailangan natin sa ating buhay. Friends, remember this. Sa isang buhay sa mundo, sa relationship, may mga tampuhan, may mga di pagkakaunawaan, pero ang pagkakaayos niyan dapat ang binibigyang prioridad. Kasi that's how relationships work. Ganon din sa ating Panginoon. May atras tayo kay Lord, ayusin po natin. Kasi gusto niya gumaan yung walk natin sa ating faith. Kaya tutok sa Panginoon, tanggalin ang pabigat, yun po yung pangalawa, at pangatlo, panghuli, tapos na po tayo, maging todo sa pagtakbo. Sabihin niya po natin, todo. One more time, todo. Amen. Todo. Friends. Kung first time niyo po dito, muli welcome. Pero tandaan po natin, ang growth natin kay Lord ay isang proseso. Sabihin nga po natin ulit, proseso. One more time, process. Hindi po iyan biglaan. Pero kailangan maging passionate tayo sa ating pagtakbo sa ating Panginoon. Kaya ang paanyaya po sa atin sa verse 1 ay buong tiyaga tayong tumakbo sa race ng buhay. Sa race, sa takbuhan na nasa ating harapan. Ang paanyaya ng Panginoon, let us run the race with endurance. Magpakatibay ka. Ituloy mo. Okay? Baka nandito tayo ngayon at nag-i-struggle tayo sa ating paglago sa ating Panginoon. Kapatid, gusto kong i-encourage ng Panginoon na ituloy mo lang ito. At sa iyong pagtutuloy, itodo mo na para sa ating Panginoon. Napakaikli po ng buhay natin, mga kapatid. Amen? Kaya don't forget this. Tuloy, tutok, at todo. Sabihin nga po natin na malakas yung tatlong points natin. One, two, ready, read. Paano tayo makakapamuhay ng karapat dapat kay Lord? Pakibanggit nga po natin ang todo. One, two, three, go. Tuloy, tutok, at todo. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa race din pala, may mga nag-cheer. Right? Diba kunyari may mga intrams tayo noon? Kapag hindi ka maglalaro, it's either bangku ka or water boy or taga-suporta or taga-kolekta ng pusta. Okay? Pero walang pusta po sa walk natin kay Lord. Pero alam nyo, hindi ka pala nag-iisa sa yung walk kay Jesus. Sa iyong paglago kay Jesus, maraming nakapalibot sa inyo. Alam niyo po, nung tignan lang natin yung ating anniversary, tignan niyo po yung Valenzuela satellite. Palakpakan nga po natin yung mga grupong nandyan. Grabe! Ang dami po nila. Itong mga batang to, next time, yun na yung mga magiging leaders natin. Amen? Pero alam niyo, yung mga yan, tuwa ako sa mga ibang leaders dito eh. Mukha lang po silang simple dito sa church. Mukha silang walang ginagawa. Pero hindi po yan nagpapahinga every week. Palakpakan nga po natin si Lord. Ang dami po niyang mga online na mga Bible studies. Nagbibisita pa po sila, mga kapatid. At pag Sunday, may dala pa sila palagi.
Ang hirap kaya na may bit-bit, di ba? Pagka papunta ka na sa church, pero ginagampanan po nila. Alam niyo po, isa pa nakaka-encourage naman, yung mga satellite churches din naman natin sa ibang lugar. For example, yung SJDM. Palakpaan nga po natin sa San Jose del Monte. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, ang hirap bumiyahe mula doon, naka-jeep papunta rito, napakainit. Pero alam nyo, kapag ka napapansin mo, marami kang kasama sa Panginoon, nakaka-bless, nakaka-encourage. Feeling mo ba alone ka sa church? It's okay for a moment, pero let the church invade your life in a sense na dapat may makasangga ka sa buhay. Amen? Kaya nga sabihin mo sa iyong katabi, kailangan kita. Hindi na po ko kakanta, okay? Kailangan kita. Kailangan natin si Lord. Kailangan natin ang kanyang church. E tignan nyo naman itong timpogi. Talagang nandyan lahat. Palakpakan nga natin yung leadership nila, Sir Tosh. Tawan-tawa si Christian, okay? Alright? Hindi ko na po nailabas si ibang church, patawarin nyo po ako kasi baka po may magtampo kapag nirandown mo lahat. Tapos may isa kang naiwan at sasabihin nila, Pastor, nakatuto ako kay Lord pero dahil di mo nilabas yung picture namin, di na ako mag-church. Biro lang po iyon, pero it can happen. Kaya mag-ingat tayo, tutok lang kay Lord, tanggalin ang pabigat. At alam niyo po, tahi-tahimik lang po yung iba natin mga tropa dito. Pero yung Velarde family, they opened up their place doon sa Silang Cavite, dikit sa Tagaytay, and they are willing to start yung ating Zion South Luzon satellite. Palakpan natin si Lord. Amen. Kaya minsan siguro, gusto niyo mag-Tagaytay ng Linggo, nando ng Zion. Hindi kayo makakawala. Pero ini-start na po ito, and eventually, some of our relatives po na madalas nyo makita dyan sa bandang likod ay nandun sila sa Tagaytay. Sabi nila, next time, Pastor, bubuksan namin yung garahe at dun po mag-worship service. Nakaka-excite po, mga apatid, yung mag-church sa hindi in grande, no? Ito simple lang, because the Bible started, yung mga churches started po sa Bible sa pamamagitan ng mga houses. Kaya nga, mga apatid, remember this, sa paglago natin kay Lord, i-cheer natin yung bawat isa. Amen? Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, pagpalain ka nawa ni Lord? Amen. Sabihin mo sa kabila, huwag kang bibigay. Pakalakas tayo, amen? Kailangan natin ang bawat isa. Pero alam niyo po, maganda po tignan yung mga grupo, yung mga picture natin, ibang mga tao, maganda po tignan lahat. Pero alam niyo po, minsan pag nag-iisa ka na lang, yun ang problema, eh, no? Yung after ng Linggo, uuwi ka na sa bahay, tapos nasa higaan ka na, tapos ito na naman sa Satanas, bubulungan ka lahat. Oh, simba-simba ka kanina. Ha? Naalala mo yung isang taga-sayo na inunahan ka sa elevator? So, mamaloob mo doon. Sige pa, magalit ka. Pansin nyo, ganun talaga siya. Mo? O kaya, ang ganda na nangyari sa ibang araw, Linggo. Tapos matutulog ka na, nung papikit ka na, binulungan ka. Lunes na bukas. Nagulantang ka. Hindi pa nakaplansya yung uniform mo. Ang ganda na nangyari sa'yo. You needed to rest. Pero biglang may ganun eh. Di po ba? Napapansin nyo? Or ang ganda na nangyari sa'yo sa buong araw, tapos biglang may magchat-chat sa'yo. Grabe po kayo. Na-stumble po ako sa inyo. Ba't kaya palaging ganun, ano? Okay, ang ganda na nangyari sa'yo, biglang may magko-confront sa'yo. Oh, but late ka kanina? Sasabihin mo, bubulong ka ng kaaway. Hindi ba niya nakita lahat ng magandang ginawa mo sa kaharian ng Panginoon? Ikaw ang nagtaguyod ng banner ng inyong cell group. Pero nakita lang niya ang isang pagkakamali. E ganun po ang kaaway eh. Sabihin mo kasi yung katabi, hindi kita kaaway. Okay? Tandaan natin yan, hindi tao ang kaaway natin. O kaya, ang sarap, matutulog ka na po mga kapatid. Tapos sinabihan ka ng kaaway, wala kang pera. So, na ano ka na, no? Nagsimba pa naman ako. Dapat nagtrabaho na lang ako. Kumita pa ako. Yung mga ganong bulong ng kaaway, di po ba, no, mga apatid? Pero tutok ka sa Panginoon. Itodo mo, tanggalin mo yung pabigat. Matutulog ka na, ang ganda nangyari sa'yo, ang ganda ng cell group nyo. Mamaya, mapapapicture pa kayo dyan, di po ba? Diba? Bubuksan ng multimedia ulit yan. Yung mga ushers, sabi ni Ate May, calling all ushers, meron po kayong picture taking dito mamaya sa stage, okay? Kaya nasabi ko na,
matutulog ka na, sinabi ang kabigla ng kaaway, wala ka pa rin jowa. O ano, wala pa akong jowa. Ano na ako, 30. Ba? Kaya panic ka ngayon. Hanap ka sa church. Crush ko siya. Ay, taken. Sumpain nawa yung jowa niyan at mapunta sa... Di pwedeng ganun. Pansin niyo? It's so easily to get distracted. Kapatid, huwag tayo papadistract. Kasi yun lang tanging magagawa ng kaaway. Hanggang dun lang level niya. Mas higit pa tayo sa kaaway. Amen? Kaya mga kapatid, tutok, tanggal, at todo. Pero alam niyo po, maging magandang gawing example yung bawat isa. Pero huwag natin kakalimutan na lahat ng pinapagawa sa atin ng Panginoon, yung tutok, tanggal, todo, ay ginawa na po ng ating Panginoong Hesukristo. Pag ginawa ng Panginoong Hesukristo, pinamuhay niya, ipinapakita niya sa iyo at sa akin na kaya pala natin. Kaya natin. Hindi dahil banal ka o magaling, pero dahil meron kang Kristo sa iyong puso. Ano kayang distraction na pinagdaanan ni Lord, mga kapatid? Naalala niyo? Hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Friends, sa pag-aaral daw po nila, yung pagbaba daw po ng isang Diyos para mamuhay kasama ng kanyang mga creation at patayin pa siya ng kanyang creation, ang tawag po nila doon, the humiliation of Christ. Ipinahiya si Lord. Sino po dito ayaw niyong pinapahiya kayo? Tama, no? Pero alam niyo po, mga apatid, nung pinahiya siya, biro mo hubaran ka, apatid, napakarangal mong teacher, ginanong ka, pinagbubugbog ka, tapos dinuduraduraan ka, tapos ang iniisip mo lang, maligtas lahat ng taga-Zion, ng tao, mga tao sa mundo, pero nag-focus lang siya even to the point of death. At ngayon, mga kapatid, nandito siya ngayon, encouraging us, kapatid, mag-focus tayo sa kanya because He's the one who created our faith. He's the one who sustains our faith. And He's the one who will finish yung faith natin hanggang ma-meet natin ang ating Panginoon. Kaya po, anong pong challenge sa atin ngayon? Verse 3, tignan po natin. Basahin natin lahat. One to ready read. Isipin nyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay nating lahat. Anong purpose? Anong purpose? Basahin natin. Upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Ang Panginoon Hesukristo nawang maghari sa ating mga puso. Kaya kanta natin kanina, Diyos ka sa amin. Pwede bang yun kantahin natin ngayon, okay? Maganda sana, build my life eh. Kaya lang parang, I will. Magandang response. Pero gawin natin, kantahin natin ngayon yung Diyos ka sa amin. Realizing that our God, He is the one na magsusustain sa atin. He is still on the throne kahit ang dami mong problema na nagdi-distract sa'yo. Siya yung magtatanggal, magpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, tutok tayo. Sabihin nga natin malakas, tutok. Amen. Sabihin natin na malakas yung pangalawa, tanggalin. Amen. Oh, ano pang pwede natin tanggalin sa buhay natin? Kasalanan, sige, granted. Pero baka naman ikaw malakas ka kumain. Sabi natin kanina, free from extra burden. Baka naman it's time to free us from extra rice. Diba? Or yung mga bad habits. Kaya nagkakaproblema yung mga katawan natin. Tanggalin daw po yan. Pero git sa lahat, kung magpapatuloy ka, itodo mo sa ating Panginoon. Tandaan natin, nung si Hesukristo po, mga kapatid, ay bumabiyahe papuntang krus, hindi niya sinabi, wait, pagod ako. Bigyan niyo ako tubig, ha? Hindi. Tuloy-tuloy, tumba ng tumba, halos patay na. Realizing that kailangan niyang gawin yon para lahat na nakikinig sa umagang ito makapagpatuloy at magkaroon ng buhay sa ating Panginoon. Sino po dito may natututunan? Amen? Sino po dito nagpapasalamat na ang Diyos natin ang nagtataguyod sa atin? Pwede po ba tayong tumayo lahat? Tayo po ay manalangin. Tuon or tutok, tanggalin at itodo natin. Tayo po yung manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, sa umaga pong ito, kami po nagpapasalamat sa lahat ng aming napakinggan. Bigyan niyo po kami, Lord God, ng sense of focus sa aming walk sa inyo. Lord,
mabuti pong kami na po yung magtanggal ng mga distractions sa buhay namin. Kasi Lord, masakit po pag kayo ang nagtanggal ng distractions sa amin. Masakit Lord, masakit. Kitang-kita na po namin ito nangyari sa buhay namin at sa iba, that when you intervened, Panginoon, talagang tinapos niyo yung lahat ng distractions sa amin. Napatutok tuloy kami sa inyo. Pero Lord, if there's a chance that we can do this right now at this moment, we just want to say, Lord, we're sorry, Panginoon, na-distract po kami. Na-distract po kami. Mas inuuna pa namin, Lord God, yung sarili namin. Yung pala, walang kapahingahan pag nauuna lagi ang sarili namin. Mas nauuna pa namin, Lord God, yung kagustuhan namin gawin. Na minsan nagsasuffer, Panginoon, ang inyong gawain. Minsan, Lord God, inuuna po namin, Panginoon, yung pride namin. Knowing, Lord God, na very detrimental ito, dangerous ito sa mga relationships. Minsan, Lord, tanggalin nyo rin po, Panginoon, that we have some activities that doesn't glorify you. Lord, bigyan nyo kami ng focus. Pero gud sa lahat, Lord God, if there's anyone here, Panginoon, that wants to grow sa inyo, salamat, Lord God, for giving them the decision to really follow you every step of the way. Pero Lord God, you don't want us to follow you na ganun-ganun na lang. Gusto nyo po itodo namin. Gusto nyo po ibigay namin ang lahat. Gusto nyo po na maging passionate kami, Panginoon, sa inyo. Kaya Lord, we believe, hindi kami perfect, makasalanan kami, weak kami, Panginoon. But nandito kayo, Panginoon, to sustain us. Knowing, Lord God, na sa race ng buhay, sa takbuhin na ito, hindi kami yung tumatakbo, pero buhat-buhat nyo kaming tumatakbo, Panginoon. Salamat, Lord. Dalang pangako nyo, tatapusin nyo yung pananampalataya namin pag nakita kami tayo sa langit. Kaya patawad, Lord, ko iniisip namin na kami yung magsusustain ng faith namin. Today, Lord God, we've learned na kayo pong may hawak ng lahat. Kaya, Lord, kung hinahawakan namin ang ibang area ng buhay namin, Panginoon, binibigay na po namin lahat sa inyo. Lahat, Panginoon, lahat. Hindi na po namin pinangahawakan. Kung meron po rito, Lord, na may problema sa pera, nawa isipin namin, problema niyo yun, Panginoon, at hindi namin. Kung meron po dito, Lord God, na may problema sa kalusugan, nawa isipin namin na kayo pong may concern doon at dapat pangalagaan namin ang aming mga sarili. Lord, kung problema po namin ang mga tao sa paligid namin, nawa maalala namin na kayo po ang nagbabago ng mga tao, hindi kami. At Lord, kung minsan, Lord, problema namin ang sarili namin, nawa isipin namin na tama na ang pag-highlight sa kahinaan namin, kundi i-highlight namin ang pagiging Diyos mo sa amin.